Hello, good evening guys. Ngayong gabi ang ituturo ko sa inyo yung pagpiprito ng bangus para hindi tumalsik yung mantika. Itong bangus na to, binabad ko na siya sa suka, paminta, asin, bawang. Yan, binabad ko na siya dyan. Tapos, ayan yung bangus na may harina. Nilagyan ko rin ng asin, kunting paminta, para malangasa siya. Kapag nagpiprito, kailangan, kasi ang bangus, kapag hindi mo siya nilagyan ng harina, magtitilamsik siya. Kung pwede nga lang, maglalagay ka ng face shields eh. Kaya ganyan ang ginagawa ko kapag ako'y nagpiprito. Tapos, itong ano na to, itong suka na to, yung bawang na to, piniprito ko rin siya. Pero yung suka, tinatapon ko na siya. Ayun, pwede niyong gawing sausawan, poyo at saka kalamansi. Masarap ang poyo at saka kalamansi na sausawan. Haluan niyo siya ng sibuyas tsaka bawang na hiniwa. Masarap siya. Yung iba naman, toyo lang at saka tao dito, kalamansi. Ngayon, try na natin i-fry yung ating bangus. I-slow lang muna siya. Slow fire lang siya, no? Ilagay na natin yung ating bangus. Ayan. Alam nyo guys, hindi siya tumatalsik. Hindi kagaya ng kapag wala siyang harina, talsikan siya ng talsikan. Nakakatakot ito nga. Pero sa ganitong paraan, nalagyan mo siya ng harina. Pagkatapos mo siya ibabad, lagyan siya ng harina. Hindi siya tatalsik. Ganyan. Ayan. Tapos, pwede mo na siyang lakasan ang apoy. Yan. Ganyan. O diba, hindi siya tumatalsik. Kahit sa tapat ka ng oven o sa tapat ka ng kanan, hindi siya tumatalsik. Kasi nga, talagyan mo na siya ng harina. Diba, hindi siya naman tumatalsik sa sarili mo. Hindi ka napapasok. Likewise na, kapag hindi mo siya nilagyan ng harina na may spices, tatalsikan ka talaga. Ako dati, hindi ko alam yung technique na yan. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, bakit hindi subukan? Kasi yung iba, kapag nagbabad sila ng bangus na may suka, asin, paminta, at saka yung bawang, direct frying na sila. Dinedirekta na nila ng anong pagpiprito. Sabi ko, why not na i-try ko siya. Baka maganda yung kalalagasan. Ayun, okay nga, maganda siya. Tapos muna natin ha, try natin yung ano, maya-maya konti. Ayan na yung ating bangus. Totoo na siya. Kaya lang ako nagdagdag ako ng talong. Ayan. Ayan yung sausawan. Kalamansi, toyo, at saka yung ganito, nor liquid seasoning. Kaya lagyan ko siya para malasa. Tapos ito naman ang ating bangus. Napakasarap. With matching talong. Ayan na. Nandyan na yung garlic na pinirito ko na rin. Taob na naman ang kaldero nito. Hanggang dyan na lang guys. Sa susunod na aking napagbablog, kukunan ko ulit para meron kayong tips na makukuha sa akin. Salamat. Good evening. Bye.